ang pinaka-antas na kinabibilangan ng isa sa dakilang sugo ng Allah na tinatawag nating si Isa alayhis salam. At least magbibigay tayo ng kaunting introduction, inshallah. Ito ang sinabi ng Allah sa banal na Quran hinggil sa mga yaong tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. At makikita mo, O Muhammad, na ang pinakamalapit sa pagmamahal sa mga yaong mananampalataya ay yaong mga nagsasabi na kami ay mga Kristiyano. Sila ang pinakamalapit sa pagmamahal sa mga mananampalataya sapagkat meron sa kanila na hindi mapagmataas. Mula sa mga pare at mula sa mga klero, mula sa may mga maalam mula sa kanila. Nung narinig nila ang anumang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makikita mo ang kanilang mga mata na kung saan umaapaw ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata sapagkat napagtanto nila ang katotohanan. At kanilang sinabi, O Allah na aming Rab na tagapaglikha, tagapangasiwa at tagapangalaga, naniwala kami na kung kaya ibilang mo kami sa mga yaong saksi. Ito ang ilan sa mga katangiang ipinahayag ng Allah hinggil sa mga yaong tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. At ang pinakamataas na babae sa banal na Quran ay si Berheng Maria. Kung paano ang kanyang pagsilang, kung paano ang kanyang paglaki hanggang sa isilang si Berheng Maria at ang kanyang anak at ang iba pang mga impormasyon hinggil sa kanila. At tandaan ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan ang Allah ay pinili ka. Nilinis ka mula sa lahat ng maling uri ng pagsamba at pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Ang ganitong karangalan ay hindi natin makikita sa labas ng Islam. Ang pinakamataas na babae na nabuhay sa lahat ng larangan ng sangkasaysayan ng sangkatauhan ay ang ina ni Jesus na tinatawag nating si Maryam o si Maria sa ating wika. Meron pang isang kabanata sa banal na Quran na kung saan ipinangalan kay Berheng Maria, Chapter Maryam. Ibig sabihin, Surat Maryam, ito ay hinggil kay Berheng Maria. At wala tayong makikita sa labas ng Islam na isang kabanata na ipinangalan kay Berheng Maria bukod sa tinatawag na banal na Quran. Pagkatapos ng baha, ang pinakikilala nating, tinagurian nating ama ng ama ng ama ng mga propeta ay si Propeta Ibrahim. Nagkaroon siya ng anak mula kay Hajar na si Ismael at si Ismael ay nagkaroon ng anak, 12 mga kalalakihan at ito ay tinawag sa Biblia 12 prinsipe. Sila ang mga Ismailita, sila ang mga Bedouin at sila yung mga Arabo. Mula naman kay Sarah, nagkaroon siya ng anak na si Ishak
at si Ishak ay nagkaroon ng anak na si Jacob, at si Jacob ang kanyang titulo ay Israel, nagkaroon siya ng 12 anak, tinawag itong 12 angkan ng Israelitas. Isa sa mga anak niya si Yehuda. At si Yehuda, ibig sabihin, ay nagkaroon ng anak na si doon nang galing ang lahi ni Propeta David. At si Propeta David ay nagkaroon ng anak na si Sulayman. Mula kay Sulayman, nagkaroon si Sulayman ng anak na tinatawag na si Imran. Si Imran, ito ang lolo ni Jesus. Meron siyang asawa na tinawag na Hana. Si Hana, ipinanalangin niya sa Allah na sana'y pagkalooban siya ng isang anak na lalaki upang ito ay ialay niya upang magsilbi sa bahay dalanginan. Subalit ang nangyari, hindi lalaki ang kanyang isinilang bagkos ito ay isang babae na tinawag na Maryam. Tinawag natin sa ating wika na Maria. Banggitin mo sa kanila o Muhammad, noong ang asawa ni Imran, ito yung lola na Jesus ay nagsabi, "O aking Rab na tagapaglikha, katotohanan, ako ay nangangako sa iyo ng kung ano man ang ipagkakaloob mo sa aking sinapupunan, na ito ay pagsisilbihin ko ng alang-alang sa iyong daan, na kung kaya ito ay tanggapin mo sa akin, sapagkat katotohanan, ikaw ang ganap na nakaririnig at ikaw ang ganap na nakababatid at nakaalam ng lahat ng bagay." Subalit kung siya ay nagsilang, kanyang sinabi, "O Allah na aking tagapaglikha, ang aking isinilang ay isang babaeng sanggol. At ang Allah ang siyang ganap na nakababatid kung ano ang kanyang isinilang. At kailanman ang isang lalaki ay hindi maaring maging katulad ng isang babae. At aking siyang pinangalan ng Maryam." Tinawag natin siya sa ating wika na Maria. At sinabi niya bilang pagkapatuloy, "Hinihingi ko ang iyong kalinga para sa kanya, ang iyong kalinga para sa kanya at sa kanyang magiging mga anak mula sa Satanas na isinumpa." At dito sa panalangin ng lola ni Jesus na si Hana, pinangalagaan si Maria at ang kanyang naging anak na si Isa. Silang dalawa lamang ang hindi nahipo ni Satanas pagkatapos silang isilang, batay sa sanaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bawat sanggol mula sa mga anak ni Adam ay hinipo ni Satanas sa pamagitan ng kanyang daliri, maliban kay Maryam bint Imran at sa kanyang naging anak na si Isa na tinatawag nating Jesus. Sa isa pang sanaysay, sinabi pa rin ng Propeta Muhammad o kamakala Rasul, ang bawat tao na nagbibigay o na isinisilang ng kanyang ina ay sinisipa ni Shaitan sa magkabilang bahagi, maliban kay Maryam, ibig sabihin yung tinatawag nating Maria, at sa kanyang anak na si Isa. Hindi nyo ba nakikita na ang bawat isang sanggol ay umiiyak kapag ito'y isinisilang? Sabi ng mga kasamahan ng propeta, "Oo, o sugo ng Allah." Kanyang sinabi, sa kadahilan ng si Shaitan ay sinisipa ang batang sanggol na isinisilang sa magkabilang bahagi, maliban kay Maryam at sa kanyang ina na sa kanyang anak na si Isa alayhi salam. At nung siya ay umabot na sa edad na puberismo, nagpakita sa kanya ang mga anghel.
At ang mga anghel ay nagsabi, O Maria, O Mariam, katotohanan ang Allah ay binibigyan ka ng magandang balita ng isang salita sa pamagitan ng pag-aatas ng kun fayakun. Kaya, naging si Jesus ay naging si Jesus na buo ang punla sa pamagitan ng pag-aatas na kun fakana, mangyari at ito ay kaagad na nangyari. Ito'y mula sa Allah at ang kanyang pangalan ay Al-Masih, ang Misayas, Isa ibn Maria. Ang tunay na pangalan ni Jesus ay Isa, subalit ang kanyang pangalan ay binago. Walang letter J sa wika ni Jesus na tinatawag na wikang Aramaika. Saksi ang mga krus sa Romano Katoliko. Merong nakalagay na INRI. Nakikita nyo ang INRI sa ibabaw ng krus dun sa mga dating Romano Katoliko? So yung letter I, Isa, Nazaren, Rexum, Iudrum. Isa na taga Nazareno, King of Israel o hari ng mga Hudyo. Binago ang kanyang pangalan. Pero ito ang kanyang tunay na pangalan. Ang kanyang titulo, Al-Masih, meaning Misayas, Isa ibn Mariam, ang anak ni Maria. Siya'y ikararangal dito sa daigdig at ganun din sa kabilang buhay at siya ay kabilang sa mga yaong malalapit sa Allah. So ito yung isa sa mga description ni Isa alayhis salam. At inihinga nga sa bukas na dibdib ang espesyal na espiritu. At ito'y umabot sa sinapupunan ni Berheng Maria at siya'y nagdalang tao. Siya'y lumayo sa kanyang mga sambayanan at isinilang niya ang batang sanggol. At pagkatapos nang siya'y bumalik, daladala niya na ang batang sanggol. Inakusahan siya ng mga Hudyo. Sinabing, saan nang galing ang batang yaan? Ang iyong ina ay isang babaeng hindi maalay, hindi mahalay. Ganun din ang iyong ama. Kaya wala siyang magawa, itinuro niya na lamang ang batang sanggol. At sabi ng mga Hudyo, paano kami makikipag-usap sa kanya na isang batang sanggol pa lamang sa kuna? Subalit sa pamamagitan ng Himala, si Isa, ang batang sanggol, ay nagsalita, ipinagtanggol ang kanyang ina, katotohanan ako ay lingkod ng Allah. Meaning, ako ay alipin ng Allah. Pinaganda lamang sa labas ng Islam. Pero, ang tunay na kahulugan, ang pinakamataas na antas na maaabot ng isang tao ay maging alipin siya ng Allah. Ito ang kagalang-galang na mga alipin ng mga anghel at ang mga tinatawag nating dakilang mga propeta at mga sugo. Sila, sa paningin ng Allah, ang nagtataglay ng pinakamataas na antas na tinatawag na alipin ng Allah. Ipinagkaloob niya sa akin ang kasulatan, meaning nakatakda na, na ipagkakaloob ng Allah ang kasulatan sa kanya, paglaki niya, at ginawa niya akong isang propeta. Kaya ito ang kauna-unahang himala noong kapanahunan ni Isa na nawala na sa kasulatan natin bilang nagaangking tagasunod ni Jesus. Isa pa sa nakalagay sa banal na Quran na mayroong luwad na ito'y hinugis niyang parang ibon sa pamagitan ng kanyang kamay. At pagkatapos ay inihipan niya, ito'y naging tunay na ibon sa kapahintulutan ng Allah. Marami pang mga himala na ginawa ni Isa sa loob ng Quran na nawala na sa ating pinangahawakang kasulatan bilang dating mga Kristiyano.
Nung nagsasaliksik ako, isa sa na naging controversial o naging turning point ng aking pagmumuslim, ang nagpatatag ng aking pananampalataya, nagpatiyak sa aking sarili na hindi ako lalabas sa tunay na turo ni Jesus, nung nabasa ko ang talatang ito na ang mga disipulo pala ni Jesus ay tinatawag na mga Muslim. Nang aking inihayag sa Al-Hawariyun, mga piling-piling matatapat na tagasunod ni Isa o ni Jesus na maniwala sa akin, maniwala sa kaisahan ng Allah at sa aking sugo o sa pagkapropeta ni Isa, at kanilang sinabi, tumitistigo kami, kami ay naniwala at tumitistigo na kami ay mga Muslim. Meaning, ganap na isinusuko ang sarili sa kagustuhan ng Allah. Yun ang ibig sabihin noon. Isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha, submit, submission, sa wikang Arabic, tinatawag itong Muslim. Mag-Muslim ka, ikaw ay magmamana ng paraiso, kaya ito yung ginawa nating lahat. Isinuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha bilang isang Muslim. Ganun din ang sinabi pa sa isang talata ng Allah. Alam naman natin na mangilan-ngilan lamang ang naniwala kay Isa nung kapanahon na niya. 99.99 humigit kumulang ay hindi naniwala sa kanyang pagiging isang misaya o pagiging isang dakilang sugo. Kaya sinabi niya, sino ang magtataguyod sa pananampalatayang aking dinala? Sabi ng mga piling-piling matatapat na tagasunod ni Isa na tinawag nating mga disipulo, kami ang tagapagtaguyod sa din o pananampalataya para sa Allah, at kami ay naniniwala sa kaisahan ng Allah, tumitistigo na kami ay mga Muslim, isinusuko namin ang aming sarili bilang isang Muslim sa Allah. O Allah na aming Rab na tagapaglikha, kami ay naniwala sa anumang ipinahayag mo kay Isa, at sinusunod namin ang sugo na si Isa o si Jesus, na kung kaya ibilang mo kami sa mga yaong saksi sa katotohanan. So ito yung tunay na nangyari noong kapanahunan ni Isa alayhis salam. Subalit ang mga impormasyong ito ay naitago na, nanatiling lihim, at hindi sinabi ng mga pinuno ng mga Kristiyano sa kanilang mga tagasunod. Binago nila ang katuruan na kung kaya nagkahiwa-hiwalay tayong mga Kristiyano. Mula sa kanilang mga yapak o tanikala ng mga propeta ay aming ipinadala si Isa, ang anak ni Maryam, na kung saan kinukumpirma ang Taura na naunang dumating kaysa rito. Sapagkat nung napakialaman ang ipinahayag kay Musa na tinatawag na Taura bilang pagmamagandang loob ng Allah, ibinabalik ang mga Hudyo, ang mga saserdote at ang mga iskriba sa tunay na katuruan ni Musa sa pamagitan ng pagkakapadala kay Isa at ipinagkaloob sa kanya ang tinatawag na Injil, magandang balita o tinatawag na Ebanghelyo, na kung saan ito ang nagsisilbing gabay at liwanag, at ito ang nagpapatotoo sa Taura na naunang dumating kaysa rito. Kasi pinakialaman ng mga Hudyo
ang tunay na turo ni Musa at nung ito'y napakialaman, ipinadala si Isa alayhis salam para ibalik ang mga tao sa orihinal na katuruan ni Musa o ni Moses, subalit hindi siya tinanggap. Kaya, noong ipinadala si Isa alayhis salam, maraming tumanggi sa kanya at nagtangka na siya ay patayin. Gayong sinasabi rito, ang Ebanghelyo o Injil na orihinal, ito ang nagsisilbing gabay at liwanag at pagkapatotoo sa Tawran na naunang dumating dito, isang gabay at paalaala para sa mga albutakin, para sa mga yaong may takot sa Allah na kung kaya sinunod ang ipinag-utos at iniwasan ang ipinagbawal. Nawala na ang mga nag-aangking tagasunod ni Jesus na tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Wala nang nagpapahaba ng balbas na tulad ng pagkapahaba ng balbas ni Jesus at pagkapahaba ng balbas ng mga propeta. Si Jesus ay nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. Si Jesus ay naguhugas ng kamay at paa bago siya magsagawa ng pagsasala. Maging ang pagkapatirapa at ang pagtatalukbong ni Berheng Maria ay makikita natin ang lahat ng ito sa mga tinatawag nilang Muslim ang kanilang mga sarili. Meaning, isinusuko ang buong sarili ng ganap sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha. Kaya nung ito'y napakialaman, bilang pagmamagandang loob ng Allah, ibinalik ito sa orihinal na kaanyuan sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. Maging ang pagbabalik ni Jesus ay kumpletong pagsasalarawan at mga impormasyon. At ito ang ilan sa mga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maging ang tinatawag ng mga Kristiyano na huling hapunan o huling pagdiriwang ay nilinaw ng Allah na ang kanilang inihanda ay mga pagkain mula sa kalangitan. Tinatawag itong Al-Ma'ida. Isang chapter sa banal na Quran na tinatawag na chapter 5. Mga hapagkainan na punong-puno ng pagkain mula sa kalangitan na hiniling ni Isa o ni Jesus na ito'y ibaba. Si Isa na anak ni Maryam ay nagsabi, O Allah na aming tagapaglikha, magpadala ka mula sa amin o magpadala ka mula sa kalangitan ng hapagkainan o lamesang punong-puno ng pagkain upang ito para sa amin ang maging pinakauna at pinakahuli na pagdiriwang at maging isang palatandaan mula sa iyo at pagkalooban mo kami ng kabuhayan sapagkat ikaw sa katotohanan ang pinakamagaling at pinakamabuting tagapagkaloob. Kaya nililinaw ng Allah kung anuman ang huling pagtitipon ni Isa at ng kanyang mga disipulo na kung saan iba't iba ang interpretasyon sa kakristyanuhan. Merong babae doon, binaboy nila kung ano-anong mga ginawa nila, subalit pinatutunayan ng Quran na ang lahat ng mga pagkain na inihanda roon ay hindi tao ang naghanda. Ito ay ibinaba mula sa kalangitan na ito ay ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi aw kama kala Rasul, walang sinumang propeta sa pagitan ko at sa pagitan ni Isa, tinawag nating Jesus. Siya ay bababa at kapag siya ay nakita nyo, makikilala nyo siya. Siya ay isang lalaking merong katamtama na tangkad at ang kanyang kutis ay puti na mamula-mula. Siya ay bababa na meron siyang dalawang uri ng kasuotan na tinina sa sapron. Ang kanyang buhok ay mabasa-basa
subalit hindi naman ito basa. Ang Allah sa isa pang sanaysay ay nagsabi, sapagat hindi magugunaw ang sandaigdigan hanggat hindi bumabalik si Isa alayhis salam. Ang Allah ay padadala niya si ang Misaya na anak ni Maria at siya ay bababa sa isang kulay puting minara sa East Damascus na merong dalawang uri ng kasuotan na minana o tinina sa sapron. Ang kanyang mga kamay ay nasa mga pakpak ng dalawang anghel. Kapag iniyuko niya ang kanyang ulo ay magbabaksakan ang kanyang mga pawis kapag ito ay kanyang itinaas, ito'y kakalat sa kanyang mukha na parang mga perlas. Walang mananampalataya, walang disbeliever o yung mga walang pananampalataya na kapag naamoy nila ang hininga ni Jesus, sila'y unti-unting matutunaw at mamamatay. Kung ano inaabot ang kanyang hininga, ganun kung anong inaabot ang kanyang pananaw, ganun din inaabot ang kanyang hininga. Hahabulin niya ang Antikristo at ito ay mahahabol niya sa tinatawag na pintuan ng Al-Lud, bahagi ng Palestine na biblical term, tinatawag itong Lydia. At doon ay papatayin niya ang Antikristo pagkatapos ng napakalaking pinsala na ginawa niya sa sangkatauhan. Sapagkat halos lahat ng tao sa buong daigdig ay susunod sa Antikristong ito sa dulo ng panahon. At papatayin ito ni Isa sa pamagitan ng sibat at pagkatapos ipapakita niya ang dugo, sasabihin niya, narito ang sinamba niyo. Ibig sabihin, sinamba nila kasi ang Antikristo. At kumpleto ang impormasyon hinggil sa pagdating ng Antikristo sa dulo ng panahon at ito ipaliliwanag ng inyong mga ustad. Inshallah, hinggil sa paglitaw ng Antikristo at ang pagbababa ni Isa alayhis salam. Anong napakagandang buhay pagdating ni Isa alayhis salam? Wala nang pinakamagandang buhay na kung saan ang tao simula pa sa una, kundi ang pagbabalik ni Isa alayhis salam na kung saan uutusan ang kalangitan na magpababa ng masaganang ulan at uutusan ang kalupaan na magbunga ng masaganang kabuhayan, na kahit na ang isang butil kapag ito ay ibinaksak mo lamang sa mga mababato ay kusa itong sisibol. Ang isang lalaki kapag siya'y dumaan sa isang leon, walang pinsala na mangyayari sa kanya. Kapag ang isang tao ay natapakan niya ang isang ahas, hindi siya mapipinsala nito. Walang puot, walang galit at pagkamuhi sa isa't isa. Ito ang mangyayari sa dulo ng panahon sa pagbabalik ni Isa alayhis salam. Ang isang kambing, buong pamilya ay makaiinom. Ang isang kamelyo, buong tribo, dahil napakasagana. Ang isang bunga na tinatawag na pomegranates, dahil sa napakalaki nito, yung kalahati nito ay pwedeng magtago o magkubli ang isang tao. Ganong kasagana ang kabuhayan sa pagbabalik ni Isa alayhis salam sa dulo ng panahon. Maglalaho ang puot at galit. Ito'y mawawala. Ang bawat makamandag na mga hayop ay mawawala ang kamandag nito. Na maging ang isang sanggol, kapag inilagay niya ang kanyang kamay sa bibig ng ahas, ay walang pinsala na mangyayari. Ang isang bata ay hindi mapipinsala ng isang leon. Ang isang lobo ay parang isang sheepdog o tagapagpastol ng tupa. Ang daigdig ay mapupuno ng kapayapaan na tulad ng isang lalagyan na napuno ng tubig. Magkakaroon ng pagkakaisa at walang sasambahin
kundi ang Allah na bukod-tangi na walang katambal at maglalaho ang lahat ng digmaan. Ito ang ilan sa mga impormasyon. Subhanallah. Subalit, nung siya ay pinagtangkaang patayin, iniangat siya ng Allah at iniligtas siya mula sa mga pakana ng kanyang mga kaaway. At doon nagsimula na baguhin ang kanyang katuruan at saksi ang lahat ng mga Kristiyano na pakialaman ang kanyang katuruan. Sa Islam kasi, ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Subalit may ilalagay mo lamang ang iyong sarili sa tunay na turo ni Jesus. At ito ang bilang pangkahalatang katuruan ng lahat ng mga propeta kapag tinanggap mo ang anumang ipinahayag na Quran at ano pang mga revelasyon o inspiration na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mananatili ka bilang isang Kristiyano, ano ang pipiliin mo mula sa kakristyanuhan? Kapag pinili mo ang iglesia ni Kristo, hindi papayag ang born again. Kapag pinili mo ang saksi, hindi papayag ang Adventist. Kapag pinili mo ang dating daan, hindi papayag ang Methodist. Nandiyan ang Baptist, Mormons, Worldwide Church of Christ, Kingdom of God, Ako'y Ako na Nga, Dating Daan, Miracles Crusade, Jesus is Lord, Assembly of God, Couples for Christ, etc., etc. So, nagmagandang loob sa atin ang Allah. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. At hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, meaning ang banal na Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasundan sa isa't isa. Palagi na lang babalik si Jesus. Palagi na lang maguguno ang mundo. Babalik si Jesus noong 1960s, bababa si Jesus noong 1970s, November 1989, bababa si Jesus, isang Koreana na born again na tinatawag namin Sonia Yang. Meron siyang parang isang coupon na kalagay doon, I want to be saved. Bibilin mo yon. Dumating ang November 1989, hindi naman bumaba si Jesus. Nandiyan ang Millennium 2000, maguguno ang mundo, naghanda na ang lahat ng mga tao. Yung mga non-Muslim. Kasi ang mga Muslim, hindi sila nababahala. Kasi alam na nila ang lahat ng mangyayari hanggang sa dulo ng panahon. May 21, 2012, December 21, nandun yung isang kano, pumunta sa Pilipinas at dun pa ipinahayag ang pagkagunaw ng mundo. Hindi naman nangyari. Nandiyan na naman ang isang Indiano, pupunta na naman sa Pilipinas. Siya raw yung huling propeta. So nagkagulo-gulo na ang mga nag-aangking tagasunod ni Jesus. Kaya dahil dito, sa habag ng Allah, ibinalik sa ganap na kaanyuan ang tunay na turo ni Jesus at tunay na turo ng lahat ng mga propeta na kung kaya ang Quran at ang nakapaloob sa Islam ay nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. So inshallah, malinaw ang bagay na ito. Lalong-lalo na sa mga bagong Muslim, inshallah. Okay, simulan na natin ang ating paksa. Yun ay introduction lamang. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Ang pagkakalikha sa atin ay hindi pabakasakali lamang o insidente. May dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan. Kapag hindi natin iniayon ang ating sarili batay sa kadahilanan ng pagkakalikha sa atin, magiging masalimuot ang ating buhay, may pagkabagabag, magiging talunan tayo, at mapapahamak ang ating buhay.
May mga bersikulo sa Quran na kung saan ang sinumang tumalikod sa dikhir o Quran ay magiging masalimuot ang kanyang buhay kahit na mayaman siya. At bubuhayin siya na isang bulag sa araw ng muling pagkabuhay. Hindi siya makakapasok sa kalangitan kapag namatay siya sapagkat ang kaluluwa ay pumupunta sa kalangitan pagkatapos ay magpapatira pa sa Allah sa kababalik ito sa kanyang katawan o meaning ito ay babalik doon sa hantungan na kung saan inililibing ang bangkay. At hindi siya makapapasok sa paraiso sa araw ng muling pagkabuhay hanggat hindi nakasusuot ang kabelyo sa butas ng isang karayom. Kaya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang mga engkanto o tinatawag nating jin at ang mga tao maliban sa kadahilanang bukod tangi at dalisay na pagsamba lamang para sa akin. Yun ang dahilan. Ang lahat ng bagay na gagawin natin kinakailangan ay para lamang sa Allah. Ang anumang bagay na hindi para sa Allah ay wala siyang kapakinabangan para sa atin. Ang pagluwalhati, pagdalisay, ang pagsamba, hindi niya ito kailangan sa atin. Kapag ginawa natin ito, ito'y babalik sa atin bilang masagana, mabiyayang kabuhayan. Lahat ng gagawin nating pagsunod sa Allah, ito'y babalik sa atin bilang biyaya at kagandahang loob ng Allah. Hindi ako humihingi sa kanila ng anumang kabuhayan na sinasabing ako ay kanilang pakanin, walang pangangailangan ng Allah. Batay sa isang hadith o tinatawag na hadith al-Qudsi, yung pinaka-ilan sa kahulugan, kahit na ang lahat ng tao simula kay Adam hanggang sa dulo ng panahon, tumayo sila sa kanilang kilalalagyan, kasama ang kanilang mga jin, at hilingin na nila sa Allah ang lahat ng gusto nilang hilingin. Itaas nila ang kanilang mga kamay at hilingin na nila sa Allah ang lahat ng gusto nilang hilingin. At sabay-sabay itong ipagkaloob sa kanila ng Allah, walang mababawasan sa anumang tinataglay na pagmamay-ari ng Allah. Kahit na ilubog mo ang karayom sa karagatan at iniangat mo, may sumamang katiting na tubig sa karayom, kahit na ganun katiting, hindi mababawasan kung anuman ang tinataglay na pagmamay-ari ng Allah. Kapag tayo sumamba, sumunod sa Allah, lumuwalhati, pumuri, sinunod ang kanyang mga ipinag-utos, lahat ito ay tataglayin natin bilang kagandahang loob. Walang kailangan ang Allah sa atin. Wala siyang kailangan kahit na walang sumamba sa kanya. Hindi mababawasan ang kanyang kadakilaan o anumang tinataglay na kanyang pagmamay-ari. Kaya katotohanan ng Allah ang tagapagkaloob ng lahat. Nasa kanyang imbaka ng lahat ng kayamanan at ang lahat ng kabuhayan. Nagmamay-ari ng kapangyarihan ang pinakamalakas na walang sinumang makapipigil sa kanya sa anumang kanyang pinagpasyahan. Subhanallah. Kaya dito, kinakailangan makilala natin ang Allah. Allah, siya lamang ang may karapatang sambahin. Ito ang kanyang pangalan sa simula't simula pa lamang. Siya ang una na walang pinagmulan at siya ang huli na walang sinuman pagkatapos niya. Siya ang kataas-taasan na wala nang tataas sa kanya. Siya ang pinakamalalim na wala nang mas lalalim pa kaysa sa kanya. Wala siyang pinagmulan, ganun din ang kanyang mga katangian, ganun din ang kanyang mga pangalan. Sa simula't simula pa lamang ay Allah na ang kanyang pangalan. Kaya kapag nasanay na tayo, tawagin natin siya sa pinakamaganda niyang pangalan, Allah, at sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga pangalan bukod pa sa pangalang Allah. Ating isinasapamuhay o tinawag nating relihiyon ay isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay. Ang lahat ng mga propeta ay hindi inimbento ang kanilang pamamaraan. Isang karangalan para sa mga Muslim na ang isinasapamuhay niya ay isang gabay mula sa Allah.
isang moral, makalangit na kaparaanan ng pamumuhay. Nung pinalayas ang ating mga magulang na si Hawa, si Adam at si Hawa, tinawag nating Adan at Eva, sabi ng Allah, magpapadala ako ng gabay. At ang sinumang susunod sa gabay, kailanman ay hindi magdadalamhati at hindi magkakaroon ng takot. Subalit ang sinumang tatanggi sa aking mga revelasyon, sa aking mga talata, sa aking mga palatandaan, sila ang mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Kaya dito, inna dina indallahil Islam, katotohanan, ang din, meaning, uri ng pamumuhay na nagmula sa Allah ay Islam. Nababatay sa pagsamba sa Allah at sa pagsunod at pagsunod sa kanyang kautusan. Isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay na moral na nakatalaga na bilang gabay sa lahat ng sangkatauhan na angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng tao. Angkop sa lahat ng uri, pangangailangan, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng kaganapan, sa lahat ng lugar, sa lahat ng uri ng tao, angkop hanggang sa dulo ng panahon. Walang kakulangan. Kinakailangan ganon ang ating mentalidad. Kapag sinabi mong, hindi na uso ang pagtatalukbong kasi moderno na tayo. Nalalaos ba ang batas ng Allah? So ito'y pagtanggi. Kaya itong pamamaraan ng ating pamumuhay ay isang makalangit na walang kakulangan, hindi naluluma, angkop na angkop sa lahat ng henerasyon hanggang sa dulo ng panahon. Kaya malalaman natin kung bakit may daigdig, kung bakit may paraiso, kung bakit may impyernong apoy, kung bakit nagpadala ang Allah ng napakaraming propeta at mga sugo. 124,000 prophets and messengers. Upang ipahayag ang dalisay na pagsamba. Itinakda ng Allah, ng inyong Rab na tagapaglikha, na wala kayong sasambahin kundi siya lamang. Walang pagtatambal. Dalisay na para lamang sa Kanya. Ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Dito nakasalalay ang kaligtasan ng lahat ng tao. Yung la ilaha illallah. Walang sinuman ang bukod-tangi na karapat dapat sambahin o walang sinuman ang karapat dapat na sinasamba kundi ang bukod-tangi na tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi kami nagpadala ng kahit na sinumang sugo na nauna sa iyo o Muhammad, kundi ipinahayag namin sa kanya, La ilaha illa ana. Ano ang sabi ng Allah? Walang sinuman ang ilah, Diyos na karapat dapat sambahin, o sinuman ang may karapatang sambahin, kundi ako, kundi ang Allah, na kung kaya, sambahin ninyo ako. Kaya dito nakasalalay, ang ating kaligtasan. Lahat ng kasalanan ay maaring patawarin ng Allah maliban sa pagtatambal o pagsamba sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang maging makatarungan ang kaparusahan at maging makatarungan ang gantimpala sa bawat sambayanan, nagpadala ang Allah ng sugo. At katotohanan sa bawat sambayanan, nasyon, ay nagpadala kami ng sugo na kung saan iniyahayag
Dalisay na sambahin lamang ang Allah at iwasan ang lahat ng uri ng tagut, lahat ng maling uri ng sinasamba bukod sa Allah. Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay pinatnubayan ng Allah at ang ilan naman ay naging makatarungan lamang ang pagkakaligaw sa kanila. Ang Allah ang naggagabay, ang Allah ang nagliligaw. Ang ginagabayan lamang ng Allah ay ang mga totoo at dalisay. Kahit na merong katiting na kabutihan ng isang tao, ay gagabayan siya ng Allah. Subalit ang sinumang naglayon sa kanyang kalooban ng pagmamataas at pagtanggi sa makatuwid, makatarungan lamang ang pagkakaligaw sa kanila. Na kung kaya, maglakbay kayo sa ibabaw ng kalupaan at saksihan ninyo kung ano ang naging wakas ng mga yaong tumanggi sa katotohanan. Nasaan na si Pharaoh? Nasaan na si Nimrod? Nasaan na silang lahat? Narinig nyo ba ang kanilang mga hinaing? Wala. Wala silang ginawa, wala silang nagawa nung sila ay winasak ng Allah dahil sa kanilang pagtanggi. Yes, 1,000 taon mula kay Nuh hanggang mula kay Adam hanggang kay Nuh alayhis salam. Ang kauna-unahang propeta ay si Adam at ang kauna-unahang sugo ay si Nuh alayhis salam. 10 centuries. Ang bawat isang century ay 100 taon. 1,000 taon na ang lahat ng mga anak ni Adam na nagsasalit-salitan sa henerasyon ay nagkakaisa sa dalisay na pagsamba sa Allah. At ang lahat ng ito batay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinusunod nila ang Islam. Ang Islam kasi ang palaging katuruan ng mga propeta sa kanyang henerasyon. Babaguhin na naman ng tao, ibabalik na naman ng Allah ang Islam. Islam na nababatay sa kapanahunan at sitwasyon at pangangailangan ng bawat sambayanan. Kaya ang Islam nung kapanahunan ni Adam at ni Hawa at ng kanyang mga anak ay angkop lamang sa kanilang kapanahunan. At ang Islam nung kapanahunan ni Nuh alayhis salam ay angkop din sa kapanahunan ng sambayanan ni Propeta Nuh. Ito ay iniaangkop ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagkatapos ay naligaw ang mga tao at sumamba sila sa iba, naglagay sila ng katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ang sangkatauhan ay nagkakaisa lamang. Isang komunidad na dalisay na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan ay pinadalamin si Nuh sa kanyang sambayanan at sinasabing, O aking sambayanan, dalisay na sambahin ng Allah. Wala kayong Diyos na karapat dapat sambahin o sinasamba, kundi siya lamang. Hindi ba kayo natatakot sa kanya, sa kanyang kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba? Bukod sa Allah, alam niyo naman kung paano winasak ang sambayanan ni Propeta Nuh sa pamagitan ng dilubyo. Bumulwak ang tubig sa ilalim ng lupa at bumuhos ang tubig mula sa kalangitan at ang lahat ng may sibilisasyon ay inabot ng tinatawag na dilubyo o dakilang baha at namatay ang lahat ng mga walang pananampalataya. Na kung kaya pagkatapos nila ay lumikha muli kami ng panibagong henerasyon at nagpadala kami sa kanila ng sugo mula sa kanilang mga sarili na sinasabing katulad din ang katuruan ng mga naunang propeta. Dalisay na sambahin ng Allah, wala kayong ila o Diyos na karapat dapat sambahin kundi siya lamang ang Allah. Hindi ba kayo natatakot sa kanyang kaparusahan
kapag kayo ay sumamba sa iba bukod sa Kanya, ganun ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Kapag ito'y nababago, ibinabalik muli ito sa kasunod na henerasyon sa pamagitan ng pagpapadalang muli ng paribagong sugo hanggang sa umabot sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng baha, of course, meron pang mga propetang ipinadala sa mga Arabo. Subalit ang pinakakilala ay si Ibrahim a.s. na tinuguri ang ama ng ama ng ama ng propeta at sinabi ni Ibrahim, tandaan ang sinabi ni Ibrahim sa kanyang mga sambayanan o sa kanyang sambayanan, dalisay na sambahin ng Allah at magkaroon ng takot sa Kanya. Ito ang makabubuti sa inyo kung ito ay batid nyo lamang. Ang pagkatakot sa Allah sa pamagitan ng pagsunod sa ipinag-uutos at pag-iwas sa ipinagbabawal, ito ang makabubuti para sa ating lahat kung ito ay batid lamang natin. Nakita niyo kung ano yung sinabi rito ng Allah? Siya ang pumili para sa inyo. Alam niyo bang ibig sabihin ng siya ang pumili para sa inyo? Ang Allah na tagapaglikha, na pinakamakapangyarihan, na walang sino mang makabagapi sa Kanya, siya ang pumili sa ating lahat. Pinagbuklod-buklod niya tayong lahat para maging isang Muslim. Nakita niyo yung karangalang ito? At kailanman ay hindi siya naglagay ng anumang kahirapan sa inyong relihiyon. Lahat ng tao na nasa labas ng Islam, pansin ninyo ang kanilang buhay, masalimuot, walang kakontentuhan. Hindi nabibili ang kapanatagan. Subalit kapag ikaw ay sumunod sa katotohanan, ang pagpuri sa Allah, makasusumpong ang puso ng kapanatagan. Hindi nabibili ang kaligayahan. Hindi nabibili ang kapanatagan ng kalooban. Ito'y nakakamit sa pamamagitan ng katotohanan at pagsasapamuhay ng katotohanan ito. Walang sino man, kundi ang Allah ang siyang nagpangalan sa inyo na mga Muslim. At ito ang relihiyon ng inyong ama na si Ibrahim. Muslim ang tawag ng Allah sa mga disipulo, sa mga propeta at mga sugo at sa mga tagasunod ng mga propeta bilang pagpaparangal. At ito ang katawagan sa mga naunang propeta at ganun din sa loob ng Quran. Kaya isang karangalan sa atin na matawag natin o tawagin nating Muslim ang ating mga sarili. Ang mga yaong isinuko ang sarili ng ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya, ang Allah, ang nag-utos para sa inyo o sangkatauhan ng parehong din o uri ng pamumuhay na ito ay kanyang ipinag-utos para kay Nuh. At ito ang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad. At ito ang aming ipinag-utos para kay Ibrahim, para kay Moses, at para kay Jesus na sinasabing itatag nyo ang inyong relihiyon at huwag nyo itong pagbahabahaginin. Kaya ito ang katibayan na iisa lamang ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Tao lamang ang siyang nagbago nito. Sabagat kapag pinag-usapan natin ang relihiyon, hindi ito produkto ng kaisipan ng tao. Hindi maaaring itatag ng mga anghel. Hindi maaaring itatag ng mga propeta.
hindi maaaring nagmula ito sa mga scholar o sa sinumang mga tao na nakilala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi ito maaaring maging produkto ng kaisipan ng sinumang tao. Ito'y karapatan lamang ng Allah, isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay na nakatalaga na sa simula't simula pa lamang, at ito ang nagsaayos ng pamumuhay ng lahat ng mga tao sa kada henerasyon sa pamagitan ng pagkapahayag nito sa mga partikular na mga sugo na siyang pinagkalooban ng Allah ng ganitong mga batas o kautusan. Dalisay na pagsamba, Shami Israel, Aduni Elohim, Aduni Echad, nababakas pa rin ang pinaka katuruan sa labas ng Islam. Pinakapangunahing utos, thou shalt not worship other than God alone. Shami Israel, Aduni Elohim, Aduni Echad. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon na iisa. Naibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong katauhan mo, ng buong kaisipan mo. Ibig sabihin, walang pagtatambal, walang pagsamba sa iba. Kaya nung nawala na ang kahulugan ng dalisay na pagsamba sa nagaangking tagasunod ni Jesus at tagasunod ni Moses, ibinalik ito sa ganap na kaanyuan sa pamagitan ng pagkakapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, may mga ilang talatang nagpapatunay hinggil sa dalisay na pagsamba. Ang tawag ni Jesus sa Diyos na nag-iisang tagapaglikha, kasi si Jesus kapag nagsasalita, matalinghaga. Sa lingwahe ni Jesus, ang Ama ay sumisimbolo sa Diyos at tagapaglikha. Ang Anak ay sumisimbolo sa hinirang. Kapag tinawag niyang Ama, ginagawa itong literal. Gayong siya ay nagsasalita sa matalinghagang kaparaanan. Siya na nagsugo sa akin ang sumasaksi hinggil sa akin na kailanman ang Diyos ay hindi niyo narinig ang kanyang tinig sa lahat ng pagkakataon na narinig ang kanyang anyo. Ang nakarinig lamang ng tinig ng Allah ay si Adam, si Musa, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat na ng pakikipag-usap ng Allah sa mga partikular na mga sugo ay sa pamagitan ng revelasyon. Sila lamang ang kinausap ng Allah ng tuwiran na narinig nila ang tinig ng Allah. Para patunayan ng Allah, siya ay nagsasalita. At siya ay may mga salita. At ito'y katangian niya sa simula't simula pa lamang. Kaya katotohanan ng sinumang naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, sa makatuwidang Allah, ay pagbabawal niya ang hardin o paraiso para sa kanya. At ang impyerno nga po ay ang kanyang magiging tahanan. At para sa mga zalimun, sa mga sumamba sa iba, naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, at mga gumawa ng kasamaan, wala silang makatutulong na kahit na sino paman. Kung ang isang bansa ay merong kriminal, at ang mga kriminal sa paningin ng Allah ay ang mga sumasamba sa kanya, sa iba bukod sa kanya. Sila ang pinaka sukdulang kasamaan sa paningin ng Allah. Kaya ito ang dapat nating pag-aralan at unawain nang sa ganoon ay makamit natin ang pinakamataas na antas. Ang tinatawag na Al-Jannah o doon sa pinakamataas na antas na tinatawag na Al-Firdaus biidnillah sa kapahintulutan ng Allah.
Ang pagtatambal ay isang immortal na kasalanan, walang kapatawaran na kasalanan. Kapag namatay ang isang tao sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Katotohanan ng Allah, hindi niya patatawarin ang kasalanan na pagtatambal o paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. Subalit patatawarin niya sa sino man na Kanyang nais ang anumang kasalanan maliban dito. At ang sino mang naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah ay katotohanang naligaw ng pagkalayo-layo. Ito ang mga ilan sa kahulugan ng dalisay na pagsamba pagkatapos ko itong ipaliwanag sa inyo. Maniwala kayo, sinabi ni Anas radiyallahu an, na narinig ko ang sugo ng Allah na nagsabi na sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah na kataas-taasan ay nagsabi, O anak ni Adam, kung ikaw ay lalapit sa akin na punong-puno ng kasalanan na kasing laki ng daigdig at pagkatapos ikinatuwiran mo sa akin na wala kang sasambahin kundi ako lamang na bukod-tangi, ipagkakaloob ko ang kapatawaran na kasing laki ng daigdig. Yun ang kapakinabangan ng dalisay na pagsamba. Kahit na gaano karami at kalaki ang kasalanan ng isang tao, dumulog lamang siya sa Allah at sinabi niyang La ilaha illallah. Walang sino man ang may karapatang sambahin kundi ang Allah, ipatatawad ang anumang kasalanan na kanyang nagawa. Nakita nyo kung gaano kalaki ang kapakinabangan o benepisyo ng dalisay na pagsamba. Itong La ilaha illallah, bago natin tanggapin o ipaliwanag ang La ilaha illallah, ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, walang tatlong persona, walang Diyos Ama, walang Diyos Anak, walang Diyos Espiritu Santo. Pag sinabi nating dalisay na pagsamba, walang pangumpisal sa pari o paggamit ng mga ribulto. Pag sinabi nating dalisay na pagsamba, walang intermediary, intercessor o tagapapagitan. Kung hindi man sumasamba ang ilang Kristiyano na tulad ng saksi at iglesia kay Jesus, pero tinatapos nila ang kanilang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, yun ay salungat sa dalisay na pagsamba. Sa impyernong apoy pa rin sila. Pag sinabi nating dalisay na pagsamba, walang pagsunod sa maling katuruan. Sa mga pare, sa mga preacher, walang pagsunod sa pagsuway sa Allah. Pag sinabi nating dalisay na pagsamba, walang paniniwala sa mga superstitious belief. Walang pamahiin, walang ponsu, walang golden Buddha, walang agimat, walang panguhula, walang mga horoscope, walang mga bagay na siyang marumi sa paningin ng Allah. Yun ang kahulugan ng dalisay na pagsamba. At nung nawala na ang mga nagaangking tagasunod ni Jesus sa dalisay na pagsamba, ibinalik sila at ipinahayag. One-third ng Quran ay ipinaliliwanag ang kahulugan ng dalisay na pagsamba bukod pa dun sa mga isinilaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa inspirasyon na nang galing sa Allah. Kaya itong La ilaha illallah, kapanahunan ni Musa alayhis salam, o aking Rab na tagapaglikha, turuan mo ako ng mga bagay o ng isang salita na kung saan maalaala kita at makakapanalangin ako sa iyo. Ang Allah ay sumagot, sabihin mo o Musa, La ilaha illallah. Si Musa ay nagsabi, O Allah, ang lahat ng iyong mga alipin ay sinasabi na ang ganitong mga salita. Ano ang sinabi sa kanya ng Allah o Musa? Kung ang lahat ng pitong kalangitan at ang lahat ng nilalaman nito bukod sa akin, kasama ang pitong mga kalupaan, ay ilagay mo ito sa isang timbangan
at sa kabilang timbangan ay la ilaha illallah, ibig sabihin mas mabigat ang la ilaha illallah. Kahit na ang isang tao ay nagtataglay siya ng kasing liit na timbang ng alikabok, subalit meron siyang la ilaha illallah, makalalabas pa rin siya ng impyernong apoy. Dahil sa bigat ng salitang ito na taimtim sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin nga natin, la ilaha illallah. Masha'Allah, tabarakallah. Magkapi kayo ha, insha'Allah, para at least ha. Siya, ang Allah, ay tagapaglikha. At hindi siya maaaring maging nilikha. Ang Diyos ay hindi maaaring lumikha ng isa pang Diyos. Ang lilikhain niya ay tatawaging nilikha kahit na ano ang kaparaanan ng pagkakalikha sa kanya. Siya ay bukod tangi na nag-iisa lamang. Hindi marami, wala siyang katambal at wala siyang kapantay. Ang Allah, siya na tunay na Diyos ay hindi nakikita at walang sino man ang maaring makakita sa kanya rito sa buhay sa daigdig. At hindi rin siya maaring sumanib kanino man. At hindi rin siya pisikal na nagkatawan ng ibang kaanyuan o nagkatawang tao. Hindi maaari sa kadakilaan ng Allah. Siya ay ganap at walang hanggan. Wala siyang talangka ng pinagmulan, hindi siya namamatay, at hindi rin siya nagbabago. Subhanallah. Kung ang mga anghel na nilikha ng Allah, simula nung nilikha, hindi namatay, hindi kumain, hindi uminom, walang kasarian, hindi natulog, hindi napagod, hindi nagkamali, hindi nagkasala, hindi nabago ang kaanyuan. Subalit sila ay kabilang sa mga nilikha ng Allah. Siya na tunay na Diyos, meaning ang Allah ay walang pangangailangan kaninuman, na tulad ng isang ina, o tulad ng isang asawa o anak, o anumang bagay na tulad ng pagkain, inumin o tulong. Ang isang ina'y may pangangailangan, ganun din ang isang asawa, ganun din ang isang anak. Kailangan nila ang anumang pagkain, inumin o anumang tulong, subalit ang Allah, wala siyang pangangailangan na kahit na sino paman. Ligtas siya sa lahat ng di kaganapan. At ang lahat ay ganap na nangangailangan sa kanya. Siya na tunay na Diyos na bukod tangi sa kanyang mga katangian, walang sino man ang iahalin tulad sa kanya. Walang anumang paglalarawang pangtao o pangnilikha ang maaaring itangi sa kanya. Walang kahalin tulad ang Allah. Siya'y bukod tangi, ganap, walang pangailangan, dalisay, ligtas sa anumang kakulangan, ligtas sa anumang kapintasan, ligtas sa anumang pangangailangan. Ilan sa kanyang katangian, walang paningin ang maari siyang mahawakan, meaning walang paningin ang maaaring makakita sa kanya. Subalit ang lahat ay nakikita niya. Siya ay Al-Latif, ang pinakamagaling at dalubhasa. Al-Khabir, ang ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Sa sanaysay na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makilala natin ang Allah, katotohanan ng Allah ay hindi natutulog. Bakit? Ayaw niya? Hindi. Sapagkat hindi angkop sa kanyang kamaharlikaan ang matulog. Siya ay merong harang na liwanag. Ang kanyang mukha ay may harang na liwanag. At dahil sa kaningninga ng liwanag ay para itong nagiging apoy.
Kapag inalis mo ang harang sa kanyang mukha, ang liwanag ng kanyang mukha ay susunugin ang lahat ng bagay na abuti nito. Si Jesus ba ang tinutukoy dito? Ang Allah. Merong harang na liwanag. At kapag inalis mo ang harang na liwanag, may panibagong liwanag ang kanyang mukha na susunugin ang lahat ng bagay na abuti nito. Meaning, ang liwanag ng mukha ng Allah ay hindi nakaaabot sa lahat ng kanyang mga nilikha, kung hindi ay masusunog ang lahat ng mga nilikhang bagay na ito na aabutin ito. Kaya sino ang nagtataglay nito? Ang Allah. Kung siya lamang ang nagtataglay nito, siya lamang ang may karapatang sambahin. Hindi ang mga ribulto, hindi ang mga nilikha ng Allah. Tingnan niyo kung ano ang isa sa katangian ng Allah. Sinabi ni Musa alayhis salam, O Allah na aking tagapaglikha, ipakita mo ang iyong sarili nang sa ganoon ay mapagmasdan kita. Sinabi ng Allah, hindi mo makikita, hindi mo ako makikita. Subalit pagmasdan mo ang bundok, kapag ito'y nanatili sa kinalalagyan nito, makikita mo ako. Subalit nung ipinakita ng Allah nang Rab na tagapaglikha ang bahagi lamang ng kanyang sarili sa bundok, ibig sabihin, sinanhi niya na maging alikabok ang bundok. Ito'y nadurog at nawalan ng ulirat si Musa alayhis salam. At nang siya ay nagkamalay, ano ang kanyang sinabi? Luwalhati sa iyo. Ibinabaling ko sa iyo ang aking sarili nang may pagsisisi. At ako ang kauna-unahan sa mga mananampalataya. Nakita nyo, hindi maaaring makita ang Allah dito sa daigdig. Walang sino man ang may kakayahan. Maging ang mga pinili ng Allah na mga dakilang mga sugo ay hindi nila nakita ang Allah. Sino sa mga sangkatauhan ang mag-aangking nakita nila ang Allah? Subhanallah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong kung nakita niya ba ang Allah nung siya ay naglakbay sa pamagitan ng Mi'raj, ang paglakbay mula sa Baitul Maqdis o tinatawag nating Palestine papunta sa kalangitan. Lumampas pa siya sa ikapitong kalangitan. Lumampas pa siya doon sa Sidratul Muntaha. At nakausap niya ang Allah ng tuwiran, subalit hindi niya nakita. Ano ang sabi niya? Merong liwanag. Harang na liwanag, papano ko siya makikita? At sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sinungaling ang sinumang nagsabi na nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Allah. May mga ilang talata sa Biblia na malalaman lamang natin ang kahulugan nito ng ganap kapag alam natin ang talata o hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat walang sinumang tao ang nakakita sa akin at nabuhay. Malalaman mo ba ang kahulugan nito kapag hindi mo nalaman ang katuruan ng Islam? Sapagkat ang liwanag ng kanyang mukha ay susunugin ang lahat ng bagay na abutin ito. Yun ang dahilan.
Subalit walang mga preacher ang makapagpapaliwanag nito kahit natanungin nyo sila. Subukan nyo silang tanungin, hindi nila kayang ipaliwanag ang talatang ito nang hindi nila gagamitin ang mga kapaliwanagan sa Islam. Subalit sa kabilang buhay, makikita ng mga mananampalataya ang Allah. Na tulad ng isang buwan, kapag ito'y nasa kabilugan at walang mga ulap, napakalinaw na nakikita ito ng tao. Ganun din ang mga mananampalataya sa araw ng muling pagkabuhay. Batay sa sanaysay na ito, ipapakita ng Allah ang kanyang sarili sa mga mananampalataya. At ang mga walang pananampalataya, ito'y ipagkakait sa kanila sa kabilang buhay. Nasaan ang Allah? Yes, nasaan ang Allah? Siya ba ay naroroon sa lahat ng lugar? O siya ay hiwalay sa kanyang nilikha? Pag-aralan natin ang lahat ng kanyang mga nilikha, nang sa ganoon ay mamangha tayo sa kadakilaan ng Allah. Subhanallah. Sila na mapagtambal sa pagsamba sa Allah ay hindi nila sinukat ng tamang pagsukat ang kadakilaan at katangian ng Allah na karapat dapat para sa Kanya. Gayong sa araw ng muling pagkabuhay, ang buong daigdig ay hahawakan ng Allah ng napakahigpit sa pamagitan ng Kanyang kamay. At titiklupin ng Allah ang mga kalangitan. Sa paningin ng Allah, isang napakaliit na kasing isang liit ng butil ng garbanzos ang daigdig sa paningin ng Allah. Nasaan ang taong nagmataas? Kung ang daigdig ay kasing liit lamang ng pis, gisantes o garbanzos. At titiklupin ng Allah ang mga kalangitan. Alam niyo ba kung gaano kalawak ang kalangitan? 500 ang pagitan sa bawat mga kalangitan. Luwalhati sa Allah ang kataas-taasan hinggil sa mga itinatambal sa Kanya bilang Kanyang katambal. Pumunta tayo sa presentation, inshallah. Tignan natin para magkaroon pa kayo ng karagdagang idea, inshallah, sa inyong imahinasyon. Ito ang tinatawag nating planet Earth. Nilikha ng Allah ang lahat ng bagay para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Ang planet Earth ay nasasakop ng solar system. Meron tayong quasars, galaxies, universes, Milky Ways, at marami pang mga heavenly bodies na mga dakilang mga planeta at mga dakilang bituin. Ito'y napakalawak sa ating paningin at sa ating pananaw at sa ating kaisipan. Subalit sa paningin ng Allah, ito'y napakaliit lamang. At sa ibabaw ng lahat ng mga heavenly bodies, kahit na ginamit pa natin ang sophisticated na mga teleskopyo, ay hindi pa nagalugad ang patuloy at patuloy na lumalawak na kalawakan. Marami pang mga dakilang mga bituin at mga planeta ang hindi pa nagagalugad sa pamagitan ng teleskopyo. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng unang kalangitan. At sa ibabaw nito ay 7 magkakapatong-patong na kalangitan na merong pagitan na 500 taon na paglalakbay.
ang lahat ng ito'y titiklupin ng Allah. So ang Allah, tiniklop niya ang mga kalangitan, wala siya sa kanyang tiniklop. Siya ay hiwalay at siya ang kataas-taasan. Meaning, hindi siya maaring magkasya sa kanyang nilikha. Nang ibig sabihin, hindi maaring pumasok ang Diyos at magkatawang tao at maging isang Diyos. Maging isang tao. Sapagkat hindi ito angkop sa kanyang kamaharlikaan. Tignan nyo ang parang mga alikabok lamang sa paningin ng tao kapag tinatanaw niya ang mga kalawakan. Subalit ang lahat ng ito ay napakalawak at napakalaki. Ang Allah ay hindi maaring magkasya sa kanyang mga nilikha. Kaya ang pag-uusapan lamang natin dito ay ang mga nilikha ng Allah. Nang sa ganoon, tumibay ang ating pananalig na ang Allah ang pinakadakila, ganap na makapangyarihan, walang sino man ang makapipigil sa anumang kanyang pinagpasyahan. Maniwala kayo, inshallah, is maging matibay ang ating pananalig pagkatapos nito. So, ito'y pagsasalarawan lamang ng ilan sa mga heavenly bodies na nakita at narating ng teleskopyo na inimbento ng tao. At meron pa sa mga kalawakan na hindi pa naaabot ng tinatawag na sophisticated ng na teleskopyong ito na ginawa ng tao. Ngayon, ang pitong kalangitan na nasa ibaba ang mga heavenly bodies at nasa itaas ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ang mga pagitan ay 500, ikalima, ikaanim, ikapito, lahat ito'y titiklupin ng Allah at meron pang nilikha ang Allah na tinatawag na kursi. Itong kursi, kapag inihambing mo sa mga kalangitan, ito'y magiging isang kasing liit lamang ng singsing sa pagkalawak-lawak na desyerto kapag inihambing mo ang kursi ng Allah. Kapag pinagsama-sama mo ang kursi, ang mga kalangitan at ang lahat ng kalawakan, magiging isang singsing lamang kapag inihambing mo sa ars o trono ng Allah na pagkalawak-lawak na katulad ng isang pagkalawak-lawak na bakanting lupain o disyerto. Ganun kalaki ang trono ng Allah. Gaano kalaki ang mga anghel na may pasan-pasan ng trono ng Allah? Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta o kamakala rasul, pinagkalooban ako ng kapahintulutan ng Allah na makipag-usap sa isa sa mga anghel ng Allah na may pasan-pasan ng ars o trono ng Allah. Kasi 8 anghel ang may pasan-pasan ng trono ng Allah. Mula sa earlobes ng anghel, papuntang balikat ng anghel, 700 years na paglalakbay. Gano'ng kalaki yung anghel? Gano'ng kalaki yung ars ng Allah? So, subhanallah, ang pinag-uusapan lamang natin dito ay ang mga nilikha ng Allah. Para sabihin ng tao, pinatay ng tao ang Diyos. Kriminal ang pumatay mula sa mga tao. Para ano? Ihambing ang kadakilaan ng Allah. Kung paano minaliit at sinukat ito ng hindi angkop at karapat-dapat na pagsukat para sa mga katangian ng Allah. Gayong ang Allah ay kataas-taasan, hiwalay sa kanyang nilikha, wala siyang kahalintulad, hindi siya maring pumalibot dito, hindi siya maring pumasok dito. Tignan nyo, kung ang mundo ay kasing liit lamang ng gisantes o garbansos, nasan yung Diyos na nagkatawang tao? O nasan yung taong nagmalaki
gaano siya kalaki o kaliit sa paningin ng Allah para magmatigas siya. At nilikha pa ang lahat ng bagay para sa kapakinabangan ng tao, subalit siya'y isang ingrato, meaning walang utang na loob sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Kaya ito yung pinaliliwanag ko sa inyo kanina. Ang pitong mga kalangitan, kung ihahambing sa kursi, ay katulad lamang ng singsing na inihagis sa pagkalawak-lawak na bakanting kalupaan o disyerto. Nakita nyo ang mga kalangitan na titiklopin ng Allah. At kapag pinagsama-sama mo ang kursi at ang mga pitong kalangitan at inihambing mo sa ars ng Allah, ito'y magiging parang kasing liit ng singsing kung iahambing mo sa ars ng Allah na pagkalawak-lawak na bakanting kalupaan o tinatawag na pagkalawak-lawak na disyerto. Subhanallah, may tubig sa ilalim, may tubig sa kaitaas-taasan. Siya ang Allah ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw. Nilikha ng Allah ang kalupaan ng dalawang araw at isinaayos niya ang ibabaw ng kalupaan ng panibagong dalawang araw. At nilikha niya ng panibagong dalawang araw ang mga kalangitan. At kung may magtatanong, nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw. At ang kanyang trono ay nasa ibabaw ng tubig. Nang sa ganoon upang subukan kayo kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa mga gawa. Yun ang kadahilanan kung bakit nilikha ang mga ito. Upang subukin ang bawat isa sa atin na pagkatapos niyang makita ang kadakilaan ng Allah ay susunod siya, magpapasa ilalim at isasapamuhay ang kanyang batas. Yes, sino may mga tanong dyan sa dulo? Bago siyong magtanong, please, may mga tanong kayo? Sino po may mga tanong dyan sa dulo? Please, malinaw? Okay, jazakallahu khair. Taha. Ito ang mga alpabeto ng Arabic na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umiyin, ipinadala sa mga mangmang ang isa ring propeta na hindi marunong sumulat at bumasa upang hamunin ang kanilang kagalingan, dalubhasa sa pagsasalita, elekwente, balaga, tinawag nating balagtasan. Subhanallah. Ipinadala namin ang Quran sa iyo o Muhammad hindi upang saniin na ikaw ay magdalamhati, kundi ito'y bilang isang paalala lamang sa mga yaong may takot sa Allah. Isang revelasyon mula sa kanya na siyang lumikha ng kalupaan at matataas na mga kalangitan. Ang Allah na pinakamahabagin ay pumaroon, nag-istawa sa ibabaw ng kanyang dakilang arsh na angkop sa kanyang kamaharlikaan. Ang Allah ay may pagkilos. Subalit ang pagkilos niya ay hindi katulad ng pagkilos ng hari ng sinumang kanyang nilikha. Kung siya ay pumaroon sa ibabaw ng kanyang arsh, ito'y batay lamang sa kanyang kamaharlikaan. Hindi natin pwedeng bigyan ng pagsasalarawan na katulad ng pagsasalarawan na ibinibigay natin sa kanyang mga nilikha. Ang Allah ay darating sa araw ng paghuhukom.
siya ay darating, kung papaano siya darating, ito'y batay lamang sa kanyang kamaharlikaan. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pagkilos o pagsasalarawan na katulad ng pagsasalarawan natin sa alinman sa kanyang mga nilikha. May mga talata rin sa tinatawag na Biblia o sa Quran muna na kung saan nagpapatunay ang Allah ay nasa kataas-taasan na ibabaw ng kalangitan. Kayo ba ay ligtas sa Allah na nasa ibabaw ng kalangitan, na hindi niya sanhiin na kayo ay lamunin sa pamagitan ng tinatawag na paglamon ng kalupaan o sa pamagitan ng tinatawag na paglindol? Kayo ba ay ligtas sa Allah na nasa ibabaw ng kalangitan, na hindi niya sasaniin na magpadala siya ng malakas na hangin? Kasi yun ang ginawa sa mga naunang sambayanan. Iwinasiwas sila ng napakalakas na hangin. At ibinabaon sila sa kalupaan, at kapag sila'y iwinasiwas muli, naiiwan ang kanilang mga ulo. Mga sambayanan na tulad ng sambayanan ni Shu'aib, inulanan ng apoy, sambayanan ng Sodom at Gomora, itinaobang kanilang bayan at pagkatapos ay inulanan ng mga bato mula sa kalangitan. Nilunod ang sambayanan ni Propeta Nuh, nilunod si Faraon at ang kanyang mga sundalo. Hindi pa ba sapat ang mga katibayang ito upang tayo ay maging masunurin sa Allah? Dahil hinirang niya tayo na tagapagmana ng katuruan ng mga propeta, magmamana ng paraiso na walang pagmamaliw, buhay na walang hanggan. Subhanallah. Kaya dito, may mga ilang talata. Tulad halimbawa, katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa kung ang langit at ang langit at ang pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya? Maiintindihan mo lamang ito kapag naipaliwanag sa iyo ng ganap ang Islam. Kasi titiklupin ng Allah ang mga kalangitan. Ito'y bahagi lamang ng kanyang nilikha. Wala pa ang paraiso rito, hindi pa kasama ang impyernong apoy. Alam nyo ba ang impyernong apoy? Ito ay merong 70,000 hawakan. Para malaman nyo kung gaano kalawak ang impyernong apoy, sa bawat hawakan ay merong 70,000 na mga anghel. Gaano kalaki ang bawat anghel sa orihinal nitong kaanyuan? Ang isang kalangitan, o meaning ang isang paraiso, iba kasi ang mga kalangitan, iba rin ang paraiso. Ang isang kalangitan ay kasing lawak ng kalupaan at ng mga kalangitan at ng mga nasa pagitan nito. Merong 100 antas ang mga paraiso. Subhanallah. Ganito ang mga nilikha ng Allah. Meron pang mga nilikha ang Allah na walang lugar at walang panahon. Ang pinag-uusapan lamang natin ay ang mga nilikha ng Allah para magkaroon tayo ng matibay na pananalig at pagsunod sa Allah bilang karangalan para sa atin. Or else, hindi natin makakanti ang Allah. Wala siyang kailangan sa atin. Tayo ang may ganap na pangangailangan sa Kanya. Tingnan nyo ha, pag-usapan natin dito ang mga salita ng Allah. Sabi mo sa kanila, O Muhammad, sa sangkatauhan, kung ang karagatan ay naging tinta para isulat ang mga salita ng aking Rab na tagapaglikha, katotohanan ang karagatan ay mauubos, subalit ang mga salita ng aking Rab na tagapaglikha ay walang pagkaubos kahit na magdagdag pa ng panibagong karagatan bilang pangtulong. Pero sa isang talata, ito pa ang sinabi ng Allah. والبحر يغدو من بعده سبعة أبحر
Ano ang kahulugan? Kung ang lahat ng mga puno sa kalupaan ay tinabas at ginawang panulat, at ang karagatan ay ginawang tinta upang isulat ang mga salita ng Allah at magdagdag pa ng panibagong pitong karagatan. Subalit ang mga salita ng Allah ay walang pagkaubos. Hindi pa tayo namamangha. Kahit na ang lahat ng karagatan at magdagdag pa ng pitong karagatan, katotohanan ng Allah ang ganap na makapangyarihan na walang sinumang makapipigil sa Kanya. Ang kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, ang pinakamaalam na ang lahat ay inilagay Niya sa dapat nitong paglagyan. Tignan niyo ang tinatawag na kalawakan. Ang lahat ng ito'y napakaliit lamang sa paningin ng Allah. Kung ito'y kasing liit lamang ng gisantes, nasa ng karagatan? Kung isusulat ang lahat ng mga salita ng Allah, ang lahat ng ito ay mauubos. Subhanallah. Naway pangalagaan tayong lahat ng Allah. Gawin Niya tayong pinakamagaling at pinakamatibay at pinakamatatag sa ating kinalalagyan. At gawin Niya tayong pinakamagaling na tagapagpalaganap ng katotohanan, ganun din ang ating mga mahal sa buhay. At ang lahat ng magmumula sa ating saling lahi. Amin. O Allah, tanggapin mo po ang aking panalangin. So ito yung prayers. Kung gusto nyo, ay ipagpapatuloy natin. Kung hindi man, inshallah, sa susunod na pagkakataon. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At mga kapatid sa panalangin, kami po ay nagpapasalamat at nagsisihan sa inyong pagdalo sa gabi ito. Alhamdulillah, walang tanong. Wala pa. Yes, kapatid. Nabanggit ba po sa Quran ang nasa Biblia na revelation? Sa Biblia na salat na... Bakit mo tinanong yun? Okay. Kasi ang Quran ay tinatawag nating Al-Muhaiminan. Ibig sabihin ng Al-Muhaiminan, pinatutunayan nito ang tunay na mga ipinahayag na mga banal na kasulatan, lumang banal na kasulatan na nauna kay sarito. At sa pamamagitan ng pagkapatunay nito, tinatanggihan nito kung ano man ang nage-exist na pinangahawakan ng mga Kristiyan at mga Hudyo na hindi nakalagay sa Quran, at tinatanggap nito kung ano man ang tunay na nakalagay dito. Kaya nung una, sa early stages ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal niya kay Omar radiyallahu an na hawakan man lamang ang aklat na pinangahawakan ng mga Hudyo. Subalit later on, inutusan niya ang ilan sa mga sahaba na pag-aralan ang wika ng mga Hudyo, at pagkatapos sinabi niya rin, huwag niyong tanggihan ang kasulatan ng mga Ahlul Kitab at huwag niyo ring paniwalaan. Huwag niyong paniniwalaan lahat at huwag niyong tatanggihan lahat. Bakit? Sapagkat may mga nananatili pang mga salita na na-preserve mula sa kanilang pinangahawakan na kasulatan. So paano natin malalaman? Kapag pinatunayan ang Quran, meaning ito yung mga original na nakasulat sa mga naunang kasulatan, kapag tinanggihan ang Quran, ibig sabihin, hindi talaga ito kabilang sa mga ipinahayag nung kapanahunan ni Jesus o kapanahunan ng mga naunang pang propeta. Tulad halimbawa, kung sinasabi halimbawa sa Biblia, si Berheng Maria ay nagkaroon ng asawa, nagkaroon siya ng anak, nagkaroon ng kapatid si Jesus, walang nakalagay doon sa Quran. Tulad halimbawa, sa Biblia, si Jesus ay isinilang sa sabsaban, may mga bituin, may mga pastol, may mga hari. Sa Quran, hindi siya sa sabsaban na isinilang, kundi sa puno ng dates.
So dito, tinatanggihan natin kung ano ang hindi totoo, pinaniniwala natin kung ano ang totoo. Subalit karamihan dito ay binago na. Halos lahat ay binago na. Kasi kung hindi ito binago, anong saysay para ipadala ang banal na Quran? Magkakagulo ang mga tagasunod ni Jesus at mga tagasunod ni Propeta Muhammad. Kung bakit ipinahayag kay Jesus ang Ebanghelyo, kasi nasira at nabago ang naunang kasulatan kaysa rito na tinatawag nating Taura o Batas. So ganun ang ibig sabihin. Kung ano ang nakalagay sa Quran, yun ang katotohanan at yun ang pinakabuod ng katuruan ng lahat ng mga propeta. At kung ano man ang wala rito, meaning ito'y ididagdag lamang. Sapagkat nakalagay sa banal na Quran, yaong tinatawag nilang mga Kristiyano ang kanilang mga sarili, gumawa kami, sabi ng Allah, ng kasunduan sa kanila. Subalit itinago nila ang mabuting mensahe na aming ipinahayag sa kanila. At nag-imbento sila ng isang bagay na wala sa katuruan na kung kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Ang kanilang intensyon ay malinis, subalit hindi ayon sa kung ano ang ipinag-utos ng Allah. Sila mismo ang nagbago nito. Dahil sa makamundong kapakinabangan, dahil sa salapi, binago nila ang katuruan at saksi tayong mga dating Kristiyano na nagkahiwa-hiwalay tayo, ang bawat isa'y nagsasabi na sila ang tama at ang iba ang mali. So yun ang katibayan. At malinaw na sinabi ng Allah na binago nila ang naunang katuruan.